Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga kuneho, ang isa sa pinaka-cute na hayop sa ating mundo. Ngunit ang hindi mo alam, meron silang mga storya at pagsubok na ngayon mo lang mapapanood. Mula sa kuneho na nakikipagpatintero sa mga cheetah hanggang sa pinakamalaki na singbigat ng bata. Lahat ng yan ay mapapanood mo for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Dito sa Arctic region, mahirap ang buhay ng mga batang wolf. Kakaunti lang kasi ang supply ng pagkain. Tulungan ang buong miyembro ng wolf pack sa pagpapalaki sa mga bagong silang na wolf. Dahil dyan, magkatuwang magkakamag-anak na wolf para humuli ng paborito nilang pagkain. Yan ay ang mga Arctic hare. Sa mata ng mga wolf, madaling hanapin ang mga kuneho. Pero kung gaano ito kadaling hanapin, ganun din ito kahirap habulin. Sa pagkakataon na to, tulungan ng mag-asawang wolf para huntingin ang kuneho. Sobrang tuli ng mga kuneho na aabot ng 60 kilometers per hour. Hindi lang yan, mabilis ding magpalit ng direksyon ang mga kuneho na lalong nagpapahirap sa sinumang humuhuli sa kanila. Kung walang huli ang mga nakatatandang wolf, maaaring mamatay sa gutom ang mga bagong silang. Dahil dyan, napagdesisyonan ng buong pamilya ang lumuso para hulihin ang kuneho. Pagkatapos ng 10 minuto ng habulan at patintero, matagumpay ang buong pamilya ng wolf sa panguhuli ng Arctic hare. Sa Animal Kingdom, paborito ng mga carnivore ang makakain ng kuneho. Para bang sumpa na sa kanilang pamilya ang maging target ng malalaking hayop. Kaya naman ang mga snowshoe rabbit ay nakaisip ng paraan para mas lalong makapagtago sa kalaban. Ito ay ang camouflage o bumagay sa kulay ng paligid. Sa panahon na balot ng niyebe ang paligid, ang mga snowshoe rabbit ay may kulay puting balahibo. Oh, wow! Yan ay para mabilis silang maglaho sa mata ng mga predator. Tuwing summer, nagpapalit sila ng kulay ng balahibo. Nagiging brown ang kanilang buhok para bumagay sa paligid na may makapal na vegetation. Pero kung hindi tumalab ang camouflage, nakaisip ng ibang paraan ang mga kuneho para tapatan ang kanilang kalaban. Tuwing makapal ang yelo at wala silang matataguan, nagsasama-sama ang mga rabbit upang bumuo ng malaking grupo. Sa ganitong paraan, mas nahihirapan ang mga predator na hulihin sila dahil sa mata ng wolf, nalilito sila kung alin sa mga rabbit ang huhulihin. Subok na ang ganitong taktika at ang ibang wolf ay sumusuko na lang. Kung tutuusin, hindi lang mga wolf ang mahilig sa karne ng rabbit, kundi maski ang mga tao. Ang breed ng Flemish Giant Rabbit ang kadalasang inaalagaan sa mga farm para ibenta ang karne nito. Mataas na kasi ang demand ng rabbit meat sa merkado. Ang lahi ng Flemish Giant ang may record bilang pinakamalaking breed ng kuneho. Kaya nitong tumimbang ng 7 kilos at humaba ng 2.5 feet. Ayon sa mga nag-aalaga nito, ang bigat nito ay para kang may buhat na isang taong gulang na bata. Kung nais mong mag-alaga ng mga Flemish Giant, dapat ay may budget ka na 15,000 pesos kada pares. May kamahalan pero kung maaalagaan mo ng mabuti, kaya nitong mga anak ng 12 perasong baby sa bawat dalawang buwan o 72 baby rabbit sa loob ng isang taon. Oh, wow! Kung palakihan ng mga wild rabbit, ang antelope jack rabbit ang may titulo bilang largest species. May kita sila sa mainit at mabuhangin desyerto ng Arizona at Mexico. Mahalaga ang papel ng mga jackrabbit dahil sila ang pangunahing diet ng mga predator gaya ng bobcat. Mabilis tumakbo ang jackrabbit, ngunit tuso at malikse ang mga bobcat.
Nakakaawa panuorin ang mga jackrabbit habang tinutugis ng mga lynx, pero dapat mong isaisip na mahalaga ito sa balancing ecosystem, at kung hindi dahil sa mga jackrabbit, malamang ay matagal nang naubos ang populasyon ng mga bobcat. Hindi ligtas sa lupa ang mga rabbit, at maski ang mga predator sa himpapawid ay nagmamasid para sila naman ang umatake. Ang mga agila at lawin ay isa pang apex predator na nakapag-adapt para manghunting ng kuneho. Sobrang talas ng kanilang paningin at kaya nilang makita ang nagtatagong kuneho sa distansya kahit pa 2 milya ang layo. Pag oras na para umatake, game on para hulihin ang target. Kung gaano kabilis tumakbo ang kuneho, ganyan din katulin ang lipad ng agila. Sa pagkakataon na to, mukhang naisahan ng kuneho ang agila. Hindi palaging nakakatakas ang kuneho, at kung minsan, game over para sa munting rabbit. Game over. Kung minsan, handang lumaban ang kuneho. Gaya ng isa na to na gusto makipagbardagulan sa kuwago at hindi papahuli ng buhay. Ito naman ang fox na naka-jackpot ng rabbit. Ginagawa mo! Oh no! Maliksi tumakbo ang kuneho, pero may panama kaya sila kung ang fastest land animal na mismo ang humabol sa kanila? Yan ang matutunghayan mo sa ating next video na habulan ng cheetah at ng mga African savanna rabbit. Kayang tumakbo ng mga cheetah sa bilis na 80 to 130 kilometers per hour, kaya halos walang kawala sa kanila ang mga kuneho. Dinisenyo ang katawan ng cheetah upang tumakbo ng matulin, at hindi yan kayang tapatan ang kanilang target. Sobrang nakakaawa ang buhay ng mga kuneho dahil wala na silang ginawa kundi ang tumakbo. Kaya nakakalungkot isipin na maski ang mga tao ay inuutusan ang kanilang aso na manghunting ng rabbit. Sa mga European countries, isa itong matagal ng tradisyon. Ginagawa nila ito upang palayasin ang populasyon ng mga rabbit na sumisira sa kanilang pananim. Ito naman ang isang pusa na siniwerteng nakahuli ng kuneho. Kaso, nakatakas naman. Dito sa isang isla sa Japan, malayang namumuhay ang mga rabbit nang walang kinatatakutan. Ito ang Okunoshima Island, at kada taon, binibisita ito ng libu-libong turista na gustong masilayan at makipaglaro sa mga cute na kuneho. Hindi pa rin malinaw sa mga historian kung paano nagsimula ang paglobo ng kanilang populasyon sa isla. Pero, siguradong 100% satisfied ang mga turista sa tuwing bumibisita sa paraiso ng mga rabbit. Kung isa ka sa maraming tao na mahilig sa rabbit, siguradong nag-i-enjoy ka sa ating episode. At ito ang isa pang rabbit na siguradong kaaaliwan mo. Sila ang French Angora Rabbit, at binibreed ang lahi nito dahil sa makapal nitong buhok. Sa sobrang kapal, parang na silang unan. Ito naman ang English Lop na kilala dahil sa kanilang mahabang tenga. Believe it or not, kayang humaba ng 2 feet ang kanilang tenga. Para silang mga real-life Dumbo. Sa lahat ng breed ng rabbit, sa mga dwarf hatatako, pinaka nakikitan. Tingnan mo lang kung gaano ka-adorable ang kanilang itim na mata na bumagay sa kanilang puting buhok. Sa buong mundo, may 29 species ng kuneho ang makikita, mula sa mainit na disyerto hanggang sa masukal na kagubatan. Pero, ang hindi mo alam, ang pamilya ng mga wild rabbit ang ilan sa pinakananganganib ng maubos. Gaya ng riverine rabbit ng South Africa, nakamuntikan ng maubos matapos itong huntingin ng mga tao dahil raw sa sarap ng kanilang karne. Pinaniniwala ang meron na lamang 500 pares ng riverine rabbit ang natitirang namumuhay sa Africa. Sa Japan naman, critically endangered na rin ang mga amami rabbit.
deforestation o pagkaubos ng kanilang natural habitat ang tinutukoy na pangunahing dahilan kung bakit nanganganib na silang maubos sa mundo. Sa Indonesia, ang mga striped rabbit ay diniklarang protected species dahil sa walang habas na panguhuli sa kanila ng mga lokal na residente. Napaka-cute ng mga rabbit, kaya wag sana nating abusuhin ang kanilang mga wild counterpart dahil sobrang dami na nilang pinagdadaanan mula sa mababangis na predator. Ikaw, trip mo bang mag-alaga ng koneho? Mas masarap ba silang alagaan kesa sa aso? Comment down below para ma-share mo sa amin ang inyong thoughts. Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Aki Ibis Paint. Chill good vibes and relax. Janus Panaligan, Arwin Siriban, Kent Brian Bongaos, Mark Angelo, Angie Estrellas, at King B. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!